sa ako, pambambu. Kaya digisa to yung sabi ko na kulono ang nagtitiwas. Dahil maski may daga, dahil manag, may daga, maski one affector, dahil nga natatanong man. Di ba, mga half million ka, minimum yan. After 5 years yan, kasi 5 years ang ano yan. Grafted. Oh, grafted. Pero tapos na? Kaya din ako na, din ako na ano, din ako na punduta. Din naman mabalik sa gasto ko. Ang Division Chief 1 ng PCA Sorsogon at sa aming probinsya ang staff ng PCA we are only 3 regular and tatlo din na contract of service. So yan lang ang tao ng PCA Sorsogon. We are only 6. Sa ngayon ang PCA, marami kaming mga programs for the coconut farmers. Talagang nakafocus kami sa coconut. So, ang major na trabaho namin ay matulungan yung mga coconut farmers kung paano mapataas ang kanilang production. Ang karamihan sa mga programs namin, aside from the distribution of seedlings na pwedeng individual, pagka may mga assistance na ibinibigay ang PCA through organization na, lalo na pagdating doon sa mga equipment na pwede nilang gamitin para sa pagpaprocess, pagtatanim, pagpaprocess ng kanilang mga husk, ganon yung mga decorticating equipment, organization yun. So, dapat yung farmer i-encourage na maging member ng organization para mas marami silang assistance na makukuha sa gobyerno. Ang pinakamaganda, ano, kasi may mga farmers tayo na nag-organize sila. Ang iba tuloy-tuloy na naging kooperatiba. So, ngayon, yung mga organizations, doon kami pumapasok sa pagbibigay ng assistance. May mga areas tayo na yung mga coconut farmers mismo ay very active. Sila pa ang nag-e-effort na nagsabi sa amin na, "Ma'am, gusto naming magbuo ng isang organization na humihingi sila ng tulong, nag-i-schedule sila ng meeting para doon ay maipaliwanag sa mga coconut farmers kung ano ang advantages ng isang organization at anong mga posibleng ma-receive nilang mga program sa gobyerno." Sa ngayon, kami mismo nag-put up. Pagkatapos yung iba, na-member na. Pero pagkaya nakita na talagang may mga project na kami, punta na lang sila. Kaya lang nagka-problema sila sa working capital. Yun ang bagay na hindi na ibibigay ng PCA.
Pwede kami magbigay equipment, pero pagdating sa working capital, hindi kami pwede magbigay. So ngayon, ini-encourage namin sila na maging kooperatiba kasi ang Land Bank at DBP ay may mga funding sila for cooperatives para makakuha sila ng mga equipment na gusto nilang gamitin doon sa kanilang mga municipalities or barangay. Tigis sa Sorsogon, limang kooperative ang nag-apply key project. Mga iba-ibang project. Ang Coco Oil Mill, yun lang in-approve ang Land Bank. Kaya nagdibag si Land Bank sa kuya ta. Pighapot na kuno arin. Sabi ko, okay lang, mga paperwork sila pig-ayos ko. Tapos ang good neighbors gusto rin mag-funding sa para sa coconut oil mill. Kaya dyan ko ikag ang coconut oil mill. Sanit pa saan ang requirement kayo coconut oil mill? Ang COPRA kasi, ang nagdidikta ng price niyan is the international market. Kaya nga ngayon, ini-encourage sila na mag-process or pumunta sa ibang aspeto, hindi lang COPRA. Pagtuunan nila ng pansin yung kanilang farm. Kasi pagka inasikaso mo ang farm mo, dyan ka naman talaga kikita kasi magiging maganda ang production. Hindi yung farm na pupuntahan mo lang pag mag-harvest ka. Then ngayon, kailangan mag-diversified farming. Ano? Na habang naghihintay ka ng bunga ng iyong yung, dapat may hina-harvest ka din sa ilalim. Pinag-train na rin namin sila on coconut fiber, yung twining. Naglulubid sila. Then gumawa sila noong mga may doormat, may coconut poles na sinasabi. Yung parang poste na iniikutan ng fiber na ginagamit sa mga nurseries. Yun ang pinagtataniman ng mga plantitas na sinasabi natin. Ano? Plantitas, plantitos yun. And also, maganda na ang kalalabasan pagka i-prenases mo siya into other products. Kaya dapat yung meron nga sinasabi tayo na coco byproducts utilization. Oo. Parang diversified. Oo. Na from isang nyog, gagawa ka ng iba-iba. So, mas magiging maganda ang kita ng farmer. Going din yung aming National Coconut Farmers Registry System or the NCFRS na kung saan sa mga darating na mga taon, lahat ng magiging beneficiaries ng mga programs namin, dapat sila lahat ay nakaregister. Organization na ang tumbok ng mga programa, hindi na yung individual. Kasi mahirap pagka isa-isahin mo. Usually kasi, mas gusto namin na sana mag-engage yung mga younger. Kasi karamihan sa coconut farmer ngayon ay nasa 50s, mga matured na. Yung mga anak, pagka nagklase, ayaw daw bumalik sa farm.
should answer. Kukopran ako kasi malawak din yung magulang ko. Kaya lumaki ako sa kuprahan, sa kapalayan. Hanggang nakapangasawa ko. Ama, ang buhay ko. Dalawang taon, walang produkto yung inyo. Wala po nga doon wala. Nagkaramihan na dito sa amin, labas ng Maynila. Gawa ng kontraksyon. Ang programa naman ng gobyerno dito na ano sa amin, yung purpose lang eh. Baka mamaya nag-apoy na. Maganda siya ng bilta ng kumpra sa gahayong palay. Hindi na siya makakarating ng Mindanao para mag-kontraksyon. Wala nga alam ko.
Ibang buhay man. Makalakalak na. Malugtok ka. Mga magulang min, kung namatay sila, yun ang ano namin. Habang ano sila doon sa bukid, sumasama kami. Yun, natuto kami, natuto ako. Pero nag-aaral ako para lang sa elementary, kaya ngayon ako nakatapos. Eh, tinutulungan namin ang magulang sa buhay. Manila man ako, kaso lang. Nagsara ng kumpanya. Balik uli ako sa dati. Yun na lang ang trabaho ko dito eh, sa bukid. Dahil ko kanina kay Laiman ako lang mimbe. Dati dyan sa kabila, sa kooperatiba, ano ako dyan, 17 years. Yung negosyo nila, ganyan din. Copra trading, tsaka yung tindahan, yung sari-sari store. Last 2020, nag-resign ako kasi hindi na kaya yung trabaho. Dalawa lang kaming empleyado. Nung una nga, nahihiya naman akong gawing business yung ganito. Kaya lang, sabi ko, alam nga namang magbi-business ako ng iba, eh yun ang naging trabaho ko, yun ang alam kong business. So dapat, kung magbi-business ako, yung alam ko na. Tumaas ang presyo o bumaba, the same lang yung kikitain namin kasi nakabase kami sa presyo at saka sa pagpapatuyo ng kopra. Ang kawawa lang talaga yung mga nangungopra. Kasi pag mababa, lugi sila sa pagod. Kasi, di ba, ang proseso ang haba. Tapos nakakapagod yung trabaho ng kopra. Yun kasi ang pinakaano doon. Kaya mas mataas ang presyo, mas maganda sana. Tapos yung kalahati, mag-20 sa ako, 10 lang kami. Tapos yung may-ari. Yung ano... Yun nga sabi ko nga dapat dati eh. Bakit kaya yung cocoa farmer, yun yung hindi yung galing gobyerno? Bakit kaya yung cocoa farmer hindi nabibigyan ng assistance? Bakit yung mga rice farmer, yung mga vegetable farmer, yung nung nakaraan, yung abaca farmer sa Catanduanes nabigyan ng assistance galing gobyerno. Pero yung cocoa farmer wala pa. Simula wala pang nagbigay ng assistance na ganyan. Nung pandemic, wala din.
Oh, yung mga ano diyan, yung mga fisher folks, ang daming halos madalas mabigyan ng mga assistance, pero yung sa coco farmer wala. Pagka ang presyo kasi ng kopra, pag hindi siya bumaba sa 30 pesos, okay pa sa mga coco farmer. Pero pag bumababa sa 30 yan, kawawa na yung mga magkukopra. Ang hirap kasi ng trabaho, lalo na pag nasa bundok na yung lupa. Ang hirap ng trabaho. Actually, naranasan ko din magkopra. Kaya nasasabi ko yun. Yung si Annie, yun, nagkopra kami noon, kaming dalawa lang. Ang hirap, halos mamatay-matay kami sa... Ang hirap po talaga pag sa kopra. Kaya nga, nakakaano din sa gobyerno kasi ba't yung coco farmer hindi nila nabibigyan ng assistance yan. Yung presyo na lang sana ma-maintain man lang na huwag bababa sa ganyan. Depende pa, hindi pa ako mag-ilat.